Good morning sa inyong lahat, mga kapuso, and welcome to Pinoy MD. Good morning sa iyo, Doc. Yes, good morning, at good morning po sa ating mga avid kapuso na committed sa ating quest for continued health. No? Yes. So magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo, Doc, ha, at mga kapuso, kung meron ho kayong lakad, nako, ipagpaliba na muna yan para naman mabigyan pa namin kayo ng dagdag kaalaman pang kalusugan. Kasi importante ho na ma-share natin ang pagiging healthy sa buong family natin, di ba? Siyempre, pinag-uusapan natin kanina, Doc, ang pangangasim. Pangangasim ng sikmura natin. Napaka-importante ho na alamin natin kung ano nga ba ang nagkukos ito. Kasi alam nyo, mga kapuso, sa pag-aaral ho, 25% ng mga Pinoy ay nakakaranas ng hyperacidity o yung tinatawag po natin na acid reflux. Yung tipo ho bang nakakaramdam ba kayo? Yung parang bumabalik yung may acid sa inyong saliva. Di ba? Yan ang delikado na eh. Maraming sanhin yan ko, Nino. So, well, reflux can be caused by sobrang timbang. No? Oh, okay. So, kaya, or big factor din dyan yung ating mga pagkain, yung kalidad ng ating kinakain. Yung super acidic din. Yes, or minsan yung mga substances like too much na kape, or paninigarilyo. So those are factors, lifestyle factors na nakakakontribute o nakakapagpalala ng hyperacidity. So ito ho, para maiwasan natin ang pangangasim ng sikmura, narito po ang solusyon namin dyan. Kahit pa gustong-gusto ni Jashmir na uminom ng kape, kumain ang paborito niyang pagkaing maanghang, di raw niya magawa. Paano naman kasi, kaunting tikim lamang na mga ito, siguradong mamimilipit na siya sa sakit ng tiyan. Para siyang iniipit na pinipiga, tapos umaakit siya sa dibdib ko na para siyang heartburn, ganun. Tapos minsan nasusuka ako. Kapag kumakain ako, parang ayaw nang tanggapin ang dyan ko ganun. Ang hinala ni Jashmir, mayroon siyang hyperacidity o yung matinding pangangasim ng sikmura. Umiinim daw siya ng antacid noon pero madalas pa rin daw bumabalik ang paghapdi ng kanyang sikmura. Kadalasan tinutulog ko na lang siya eh. Kasi pagkagising ko, wala naman na siya. Kung susuriin, natural na may acids ang ating bituka. Tinutunaw ng mga ito ang ating kinakain para mas madali nating makuha ang sustansya mula sa ating mga kinukonsumo. Pero kung minsan, masyadong tumataas ang antas ng acid sa ating tiyan. Maaaring ito'y dahil sa stress, sa pag-inom ng ilang gamot o dahil sa paninigarilyo. Pwede rin dahil sa pagkain na maanghang o kaya naman ng mga mamantikang pagkain. Para mas maipaliwanag ng mabuti, narito ang ginawa naming experiment. Halimbawa, ang soft drink na ito ay ang acid sa ating tiyan. Ang mga nagpapataas ng level nito ang isang mint candy. Kapag nilagay ang candy sa soft drink, nagkakaroon ng reaksyon ang likido. Ganito rin ang nangyayari kapag nakakaranas ng acid dyspepsia o yung kadalasang tinatawag nating hyperacidity. Dinala namin si Jashmir kay Dr. Carlo Lazaro, isang gastroenterologist o espesyalista sa ating digestive system upang masuri ang kanyang kondisyon. Well, Jashmir, yung nararamdaman mo is tama ka, hyperacidity. No? Ang hyperacidity ay symptom nararamdaman ng isang tao, pero hindi ito mismo yung sakit na nararamdaman mo. Ang nararamdaman mo ay yung tinatawag nating GERD or gastroesophageal reflux disease. No? So, ibig sabihin, parang bumabalik yung acid from sa stomach, paakyat ng iyong esophagus. Paliwanag ni Dr. Lazaro, acid dyspepsia ang pangangasim at paggulo ng tiyan. Kung nagdudulot na ito ng pagbalik ng acid mula sa sikmura palabas ng bibig, gaya ng nararamdaman ni Jashmir, ito ay ang tinatawag na acid reflux. Kapag may kasama na itong pananakit ng dibdib, kahit na wala namang sakit sa puso, heartburn ang tawag dito. At kapag ang isa hanggang sa lahat ng ito ay patuloy na nararamdaman ng mahigit sa 2 linggo, may GERD na ang isang tao. Ang nangyayari is bumabalik yung acid from the stomach to the esophagus. Usually, ang problema dyan is yung tinatawag nating lower esophageal sphincter. Dapat kasi yung daanan ng pagkain at yung dugtungan nun sa tiyan, meron yung parang sphincter or humaharang, no? Kapag ka ito ay lumuwag, yung lower esophageal sphincter natin, ang nangyayari is reflux. Para matukoy kung may GERD, mahalagang pumunta sa isang espesyalista. Siya ang gagawa ng upper gastrointestinal endoscopy test sa pasyente.
Sa dulo niya, mayroong digital camera, mayroon ding channel para makakuha tayo ng biopsy, mayroon ding water para hugasan yung view niya. Para magawa ang endoscopy test, padadaanin sa bibig ng pasyente ang isang aparato hanggang umabot sa sikmura. Usually, mayroong pinapasok na instrumento galing sa bibig, papasok dito sa daanan ng pagkain or esophagus, papasok dito sa kanyang stomach or sa kanyang tiyan para makita natin kung mayroong mga ulcers, kung mayroong mga polyps, mayroong bukol, or mayroong infection. Umaabot yung ating scope hanggang dito sa first portion ng ating maliit na bituka. No? Pwede rin tayong kumuha ng sample kung mayroong infection yung patient. No? Outpatient procedure lang ito at mga 10 to 15 minutes lang, tapos na. Nagkakahalaga ng 5,000 to 6,000 pesos ang procedure na ito. Para makaiwas sa GERD at sa mga sintoma nito, huwag gawin o kainin ang mga pupwedeng magpataas ng asid sa sikmura. Huwag uminom ng kape o kaya naman kumain ng hilaw na sibuyas o kamatis. Nakapagpapataas kasi ang mga ito ng gastric acid. Huwag mahiga pagkatapos kumain. Mag-ehersisyo upang gumanda ang daloy ng dugo sa katawan at matulog ng sapat. Bukod sa pag-inom ng antacid, mayroon ding mga home remedy na maaaring subukan para di masyadong sumakit ang nangangasim na tiyan. Uminom ng malamig na gatas o kaya ng tubig na may baking soda. Pwede rin kumain ng ice cream at ng saging. Kapag pinabayaan, pwede magdulot ng mas malalang sakit sa esophagus ang GERD. Kaya huwag baliwalain ang pangangasim at pagkulo ng tiyan. Kung lagi na itong nararamdaman, magpakonsulta na agad sa doktor.